So guys, may i-restore na naman tayo isang lens. Ang gagawin na natin daw dito is smoke block na lang natin para hindi na po makita yung kanyang mga crack sa loob. So ayan guys, pati yung lens niya. Ito ay Mio Smiley. So tara, what's up? Gawin natin. Reflect ko po sa inyo kung paano ko po ito i-restore. Let's go! So ayan guys, papakita ko sa inyo kung paano ko siya kalasin. So guys, take note, ingat lang po sa pagkakalas ng mga ganitong lens kasi kung may medyo ka may kalumaan na may tendency mababali niyo po yung lens, o kaya medyo baka mabali niyo po yung lens, magpalit pa kayo ng lens. So kaya ingat na ingat din po ako kung paano po tinatanggal po ito. Then, so kalasin natin guys. So ready to process na natin. Hugasan po na natin to guys. Yan guys, yung sinasabon ko siya, yung tubig na gamit ko dyan guys is may dishwashing liquid. Kaya madalas na ginagamit ko ba yung dishwashing liquid kasi may parang degradation na rin po yun. Saka yung tubig na yan guys, nilagyan ko na rin, naluwan ko na rin siya ng yon ropes para matanggal natin yung mga chemical dyan sa lens kasi napakakailan bugahan po yan lens na yan. Imbis na maganda yung lapat ng pintura na ilalagay mo, so parang may mantika, kaya take note guys, hugasan nyo siya mabuti sa kabanlawan. Kaya may ginamit po ako zone rocks para matapang po yung matanggal yung kanyang kung anuman yung chemical na nakadikit sa lens. So ayan guys, habang nasabunan natin, sabayan na rin natin ang liha. So ang gamit kong liha dyan is 1,500 grit yung gas pang po niya kasi i-smoke effects natin yan. So yan guys, ang nalina na natin. So proceed na natin sa bugahan ng black. So ang gamit ko dyan black guys is urethane paint black. More on thinner po yan guys ha. Kaya ingat na ingat din tayo magbuka ng mga ganyan kasi ayaw natin makapal yung ibang part, kaya pwede mo siyang ulit-ulitin. Kaya yung buka niyan, ingat na ingat sa pagbuka niyan guys. So pati yung control ng hangin is kontrolado po yan. So ayan guys, malagnaw po kasi yan dapat guys eh. At tignan ko nga pala guys ha, paalala ko lang po sa inyo, pag mag-i-smoke effects po kayo ng mga ganito, siguraduhin nyo po original po yung lens. Palatandaan na original po yung lens is may tatak po siyang Stanley sa loob. So ayan guys, kung i-smoke effects natin yan at gagamitan mo siya ng urethane thinner at hindi original yung kanyang lens, imbis nalilinaw, lalabo tuloy siya kasi lulutuin po ng thinner yung lens na plastic. Kaya take note guys, wag na wag po kayong mag-i-smoke effects na hindi original yung lens. So ayan guys, sinabay na rin yung natin yung backlight lens niya, pina-smoke effects na rin niya. So technique rin po yan guys kung yung lens nyo ay luma na, kasi magkakaroon po siyang panibagong dagdag foggy point kung yan po yung pinturahan ng tulad niyang smoke effects na yan. So marami naman po classic smoke effect guys, tulad nung yellow, blue, pwede rin green, pwede rin din po siyang red. Yan po yung mga smoke effects. So ayan guys, tinatakot na natin kasi na-flash out naman natin na siya. So medyo mabilis yung processing natin kasi pinabilis ko na yung video. So ayan, nag-clear coat na po tayo. So guys, diba, nakikita nyo naman
ba? Napakaganda at napakakintab na po niya. Kung ikukumpara niyo po dun sa dating itsura ng lens, so malaki ang pagbabago po ng itsura niya po ngayon. So ayan guys, habang ginagawa po kasi yung motor dyan sa kabila kay Katropa Alin, eh pinasabay niya na rin po yung kanyang lens. So ayan guys, so ready to, taanan lang tayo, pinapatuyo na lang natin. Ang gamit ko pong top coat po dyan guys is yung Nippon na may ceramic clear coat siya, kaya wet look na wet look. So ayan guys, so bagong top coat pa lang po yan, so wet look na wet look, di po ba? So ayan guys, habang medyo maganda naman yung panahon, so okay na po siya, na flash off na natin sa ng ilang oras. So let's go, kabit na natin. So ayan guys, nakakabit na. Shoutout nga pala kay Lawrence sa mga ano ni Boss Alien Katropa, kaya kay Kuya Dexter. Ayan po yung mga katulong ni Boss Alien Katropa sa kanyang shop. Magkalapit lang po kami ng shops ni Katropa Alien. Wiring naman po si Katropa Alien. Ako naman po ay sa pintura. Kaya magkatabi lang po kami sa dulo, tsaka dulo lang po. So ayan guys, so pinapakita ko na sa inyo na yung sinismoke effects natin is kita pa rin yung mga ilaw sa loob. So ayan guys, testing ko mamaya dyan, napailawin yung kanyang lens mismo sa mismong headlight. So papakita ko sa inyo kung paano yung itsura ng liwanag ng ilaw. So maliwanag pa rin po yan guys, bagamat medyo madilim yung tingnan. So ayan guys, so tagos pa rin yung liwanag ng ilaw. So masakit pa rin po sa mata, diba? Yan. Thank you for watching.